Ay po, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa video na ito, magandang hapon, magandang umaga, o magandang gabi man kung anong oras niyo ito pinapanood. At ngayon po ay, it's my, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Jesucristo dahil sa pribilehiyo na makashare po ako ngayon. Dahil libre lang po ito at wala po itong bayad. At welcome po kayong manood dito. At ang itatopic po ngayon sa inyo mga kapatid sa pananampalataya ay patungkol sa mga kalamidad na nagaganap sa ating mundo ngayon. So maraming mga kalamidad na nangyayari dito sa mundo. So kailangan natin itong malaman para malaman natin at alam natin ang gagawin natin. So hindi ko na papatagalin pa at bago ako magsimula, magdasal muna tayo para paintindi sa atin ng banal na espiritu ang word na ito na pinasasabi sa akin ng Panginoon dahil para to sa ating lahat. So magdasal tayo. Ama naming banal na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Ang kaharian mo'y pumarito sa amin. Bigyan mo kami ng makakain sa aming araw-araw. At ilayon nyo kami sa tukso. Salamat po, Panginoon. At lahat po na nanonood ngayon, Panginoon, ay proteksyonan nyo po. Bigyan nyo po ng proteksyon sa lahat po ng klase ng kapahamakan, mga masasamang tao, masasamang elemento po. At bigyan nyo po sila ng pangunawa sa pangalan ni Kristo Jesus po. Ngayon po, sa video na ito para po maintindihan po nila, maintindihan po namin ang iyong pinapasabi sa amin. Salamat po, Diyos naman na makapangyarihan sa lahat. At Panginoong Jesucristo namin tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So ngayon guys, ay hindi na natin papatagalin pa guys. At babasahin natin guys kung ano nga ba ang mga dahilan ng mga sakuna, kalamidad na nagaganap sa ating mundo ngayon. So, di ba maraming mga kalamidad, bagyo, o ano pa yan. So, kailangan natin ito malaman ngayon guys at babasahin natin guys, walang iba kundi sa word ni Lord, sa kanyang salita guys. So, basahin natin ang Jeremiah chapter 25 verse 32 to 33. So, ating basahin guys. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yao ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man, sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Nabasa natin guys sa Jeremiah chapter 25 verse 32 to 33 guys na ang may control ng bagyo guys ay walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos na banal. Siya lamang ang may kapangyarihang kumontrol ng bagyo guys. Kaya sa araw ng sinabi ng Panginoon guys na tatamaan ng bagyo ay magiging dumi lang sa ibabaw ng lupa. Kaya tayo guys, huwag tayong matakot sa bagyo guys. Dapat tayong matakot sa gumawa ng bagyo. At dapat tayong lumapit sa gumagawa ng bagyo guys para proteksyonan niya tayo, proteksyonan niya ang ating pamilya guys. At para guys, maging komportable tayo guys para hindi magiba ang ating bahay pag mayroong bagyong darating sa atin guys. At para guys, na proteksyonan tayo ng ating mahal na Diyos. Kasi yung bagyo kasi guys is manifestation niya yun guys ng kanyang galit guys kasi tayong mga tao kasi makasalanan na tayo, hindi na tayo nagbabalik loob sa kanya, hindi na tayo sumasamba sa kanya, hindi na tayo nananalangin guys. Pero tignan nyo guys, pag mayroong bagyo, dyan pa lang tayo nananalangin, diba? So nakikita natin na isang way po yan ng ating Panginoong Diyos na banal para lumapit tayo sa kanya at sumampalataya tayo sa kanya at iwan natin ating mga kasalanan. At yun nga guys, magdasal tayo sa kanya guys at humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan na nagawa guys. So yun guys, yung una guys is ang bagyo guys. Ang pangalawang topic natin guys ay ang tsunami guys, kung saan nga ba nanggaling ang tsunami o sino nga ba ang may gawa ng tsunami guys o yung mataas na alon guys na humahagupit guys. So basahin natin ang Amos chapter 9 verse 6 guys. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Makikita po natin guys na ang may control rin ng tsunami o malakas na alon ay ang ating Panginoon o Panginoon ng mga hukbo. So siya lang po ang may kakayahan na gumawa ng mga malalaking alon,
gumawa ng mga tsunami, guys. Kasi nga, guys, sasabi ko, guys, ay yun yung manifestation ng kanyang galit, guys. Kasi nga, marami na makasalanan na hindi na bumabalik sa kanya, guys, at nagpapakasama na ng lubusan. Oo, ang ating Panginoon ay mapagmahal. Pero, huwag sana nating hayaan, guys, na madamay tayo sa mga sakunang ganyan, guys. Kaya, isa rin yan, guys, ang tsunami, guys, na ang Panginoon lang ang makakagawa niyan, guys. Ginawa niya yan, guys, hindi para parusahan tayo ng parusahan, guys. Ginawa niya yan, guys, para warning sa atin, guys, na kailangan nating magbalik loob sa kanya. At kailangan natin siyang sambahin, guys, sa katotohanan at espiritu, guys. At ang pangatlo, guys, na kalamidad na ating itatapik o ating babanggitin ngayon, guys, ay lindol, guys. So, itong lindol, guys, malalaman rin natin ngayon, guys, kung sino ang may control nito, guys. So, basahin natin, guys, ang Job chapter 9, verse 6. Siya na umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mahaligi nito ay nangayayanig. So, nabasa natin, guys, na ang may control rin ng lindol, guys, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, guys, na makapangyarihan sa lahat. So, siya lamang ang gumagawa ng siya lamang ang kayang kumontrol ng lindol, guys. Kaya kung merong lindol sa isang lugar, guys, ay tanda yan, guys, ng galit ng ating Diyos sa lugar na yan, guys, para magbalik loob ang mga tao dyan at sumampalataya sa tunay na Diyos, guys, na banal sa lahat. And lastly, guys, ang itatopic natin ay ang kidlat. So, meron tayong mababasa kung sino ang may control rin ng kidlat, guys. So, basahin natin, guys, ang Unang Samuel chapter 7 verse 10. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin, ay lumapit ang mga Filistiyo upang makipagbaka laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na yaon sa mga Filistiyo, at nalito sila at sila ay nangabuhal sa harap ng Israel. Sa ating nabasa, guys, sa banal na kasulatan, guys, na nasa Biblia, guys, na ang may control ng kidlat, guys, ay ang ating Panginoon, guys, na banal sa lahat, guys. So, huwag nating kalilimutan, guys, na ang gumawa ng bagyo, ang gumawa ng lindol, ng tsunami, ng kidlat, ay walang iba, guys, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang, guys, ang makakagawa niyan, guys. Kaya, guys, kung natatakot kayo sa bagyo, huwag kayong matakot sa bagyo. Matakot kayo sa gumagawa ng bagyo, gumagawa ng lindol, gumagawa ng tsunami, gumagawa ng kidlat, guys. Kasi siya ang dapat nating lapitan, guys, para hindi tayo madamay sa mga sakuna na nangyayari ngayon sa ating mundo, guys. Kasi marami ng mga bagyo ngayon, guys. Dahil nga sa tinatawag na climate change, guys, o global warming, guys. So, isa na yan, guys, sa mga dapat nating handaan, guys, na huwag tayong matakot. Manalig lang tayo sa ating Panginoong Diyos na banal at manalig tayo sa kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo, na ating tagapagligtas at ang ating lahat, guys, ng kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa Ama ay dapat sumampalataya sa Anak. Ang sino mang sumampalataya sa Anak ay sumampalataya sa Ama. Hindi ka pwedeng sumampalataya sa Ama na hindi ka sumampalataya sa Anak. Dahil ang hindi nakikinig sa Anak ay hindi na rin nakikinig sa Ama. Ang nakikinig sa Anak ay nakikinig sa Ama. So, yun lamang, guys. Sana ay marami kayong natutunan ngayon, guys, sa ating topic, guys. At sana, guys, pinapanalangin ko, guys, na ang banal na espiritu ay nandyan sa inyo, guys, na magpaintindi sa word ni Lord ngayon, guys, sa atin, guys. Purihin natin ang Diyos, guys. Awitan natin siya ng mga pagsamba, guys. Dahil siya lamang ang ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanya, guys, dahil siya lang ang makatutulong sa atin. Lumapit tayo sa kanyang anak, guys, na ating Panginoong tagapagligtas. Dahil sinugo siya ng Ama, guys, nagaling siya sa langit at pumarito siya, guys, para sa ating mga kasalanan, guys. Yan po ang magandang balita, guys, na ating Panginoong Hesukristo ay gumamit ng kanyang kapangyarihan, guys, para tayo, guys. 'Di ba? Nung sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay marami siyang ginawa, guys, ng mga himala. Binuhay niya ang mga patay. At saka pinagaling ang mga may sakit.
pinalayas ang mga may demonyo, guys, na sinapian ng mga masasamang demonyo. At yun na nga, guys, ipinako siya sa krus, guys. At namatay siya, guys. At sa pagkalipas ng 3 araw, guys, ay muli siyang nabuhay, guys. At nagpakita siya sa kanyang mga disipulo, guys. At pagkatapos niyon, guys, ay umakyat na siya sa langit, guys. So, yun yung magandang balita na pinasasabi ng Panginoon sa atin, guys, na kung ano man ang ating situation ngayon, guys, ano man ang ating mga kinakaharap ngayon ng mga problema, guys, ay huwag tayong matakot, guys, at lumapit lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo, dahil siya lamang ang makatutulong sa atin. Dahil siya ngayon ay nasa langit, nasa kanan ng Diyos na banal, ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin siya magpakailanman, guys, hanggang sa siya ay bumalik, guys, dahil deserve niya ang sambahin, guys. Awitan natin siya ng mga awit, guys. At ang pinaka-importante sa lahat, guys, ay tuparin natin ang kanyang mga salita, guys. At lalong-lalo na, guys, talikuran natin ang ating mga kasalanan, guys. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo, guys. Dahil kaya niyang magpatawad, guys. Kahit ano pang kasalanan mo, malaki man o maliit, humingi ka sa kanya ng tulong, guys. Umiyak ka sa kanya, guys. Kung gusto mo ng katotohanan, guys, umiyak ka sa kanya, guys, at magbasa ka ng Bible. Pinaka-importante na magbasa tayo ng Bible para hindi tayo maligaw at para, guys, maturuan tayo at wag nating kalilimutan ang banal na espiritu na ating tawagin, guys, sa oras ng kagipitan, sa lahat ng oras, guys. Dahil mahal tayo ng Diyos at kailangan din natin siya mahalin, guys. At mahalin natin ang ating kapwa-tao, guys. Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Salamat, guys, at God bless sa ating lahat, guys. Purihin ang Diyos magpakailanman. Ako po si Julian, ang servant ng ating Panginoong Jesucristo. God bless all.